Ngayon, ma'am, may ipa-flash po akong helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay? Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kaninyo po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Emiwahiwagang bumabalot kewa Mayor Alice Giu. 18 years na nakatira sa Bamban pero first time voter noong 2022 nang siya ay nasa 30 na tapos tumakbong mayor agad. At heto pa, pag aalaga ng baboy sa farm ang kabuhayan at nagkaroon ng helicopter at luxury car. Mapapahaw to biyo ka nga naman no. Helicopter, Rolls-Royce car, Clarin car, at mamahaling damit, bags at alahas. Mapapasana all na lang tayo. Mapapaisip na lang tayo paano nakakaya ng isang mayor ang ganoong lifestyle. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kaninyo po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po. Ipaprovide ko po. Alright. So, intayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, ito po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor. Yan pa yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor. Before pandemic po. So, anong taon nyo ibinili yung dati nyong chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017? Baka mga 2018, 2019 po. Do-double check ko po sa record ko po dati po, Your Honor. Salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024? Opo. Alright, salamat. Bukod sa helicopter, napag-alamang sumali si Mayor Alice Go sa isang auto motor show sa Concepcion, Tarlac, Disyembre noong nakaraang taon, kung saan ang kanyang sasakyan ang itinanghal na nanalo. Kung titingnan sa larawan, ang sasakyang ito ay isang McLaren 620R. At ayon sa isang website, ito ay nagkakalaga ng mayigit $672,000 o katumbas siya ng 33 million pesos dito sa Pilipinas noong 2020 at nasa mayigit 38 million pesos kung sa kasalukuyang palitan ng dolyar. At para maipasok ito sa Pilipinas, nasa halos 17 million pesos na ang kailangan mong bayaran sa buwis pa lamang. Sa kabuuan ay nasa 350 units lang ang ginawa nito sa buong mundo at isa daw dito ay pinuslit dito sa Pilipinas ng illegal ayon sa Bureau of Customs nang malambat nila ito sa Port of Manila noong August 2020. Ayon sa BOC, ang smuggled na sasakyan ay idineklara bilang Porsche Cayman sports car sa halip na McLaren 620R para maiwasan ang mahigit 16 million pesos na buwis at maibaba ito sa 1.5 million na lang. Totoo kaya ang paratang na isa siyang espiya ng China? Walang hospital record kung saan ipinanganak si Mayor Alice Go ng Bamban, Tarlac. Sa bahay lang daw siya ipinanganak pero hindi niya alam kung saang bahay. Inirehistro ang pagkapanganak sa kanya noong 17 taong gulang na siya. Wala rin siyang school record dahil homeschooling lang daw siya, pero hindi niya alam kung sino ang homeschool provider. Hindi siya kilala sa Bamban, pero nanalong mayor noong 2022 matapos ipakilala ng outgoing mayor na makakapalit niya. Magbababoy daw siya, pero may sariling helicopter. Sino si Mayor Alice Go? Paano siya sumulpot sa Pilipinas? Anong hiwaga ang bumabalot sa kanyang pagkatao? At maging si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay gusto siyang paimbestigahan.
Paano siya tumakbo ng mayor? Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sa isang bahagi pa ng pagdinig ng Senado tungkol sa mga reklamo sa Pogo sa bayan ng Bamban, ibinunyag ng PAOK ang mga natuklasan nilang milyong-milyong pagkakautang ng Hongsheng Gaming Technology sa ilalim ng pangalan ni Mayor Alice Guo at pati na rin ang iba pang mga mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kanya. Inamin rin ng PAOK na pahirapan ang paghuli nila sa Big Boss o ang nagpapatakbo di umano sa inarereklamong Zunyuan Technology dahil gumagamit umano ito ng helicopter para matakasan ang mga magtatangkang hulihin siya. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. So diyan na po kami nagsimulang maghukay nung nakita po namin ang dokumentong yan. At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. So ito pong mga may nakita rin po kami, ito naman po yung mga open cases, no? So maaring ito yung mga indikasyon ng hindi pagbabayad ng income tax return ng para sa ilang mga empleyado ng Hongsheng, ng Zunyuan at maging ng Baopulan Development Corporation. Ang mas mainam po makasagot po niyan ay ang Bureau of Internal Revenue. Next po. Ito po ang mukha ng Big Boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay mayroong tatlong pasaporte at ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Jiang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China at may passport po ng St. Kitts. At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration, sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Wang Jiang. Initially po, sa paikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. At dahil sa magulo at nakakalitong pahayag ni Mayor Alice Guo tungkol sa pagkakaugnay niya sa Pogo Hub sa kanyang nasasakupan at pati na rin ang kanyang mismong katauhan, tinanong si Senator Risa Ontiveros sa isang press conference tungkol sa mga susunod na hakbang para maresolba at matapos na ang problemang kinakaharap ng mga ito. Tuloy-tuloy yung pagre-research namin kay Mayor Alice Guo dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hongsheng, siya ang humingi para sa Hongsheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dinideny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Baofu later at una sa Baofu nung una and later sa Zunyuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. Sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Banban, paano na siya nanalo? Oh, yan ang isang tanong. Paano siya nanalo
bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices sa pagbababoy, paano sila nakatakbo sa isang kampanya, paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko, inamin naman nila mayroon silang helicopter, hindi daw yung nasa photo, pero sige, may helicopter daw sila, dati ibinenta daw sa isang British company, inaalam din namin yon kung totoo ba yan, pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin na una daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia, mga ganon. Paano siya nanalo? Interesanteng, baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person.